Hi guys! Welcome or welcome back sa aking channel. Ilan sa inyo guys is alam naman kung ano yung tinitinda ko ng mga products, which is mga accessories and mga toys. So in this video guys, i-share ko sa inyo yung mga products na nag-regret ako na pinurchase ko siya. Ilan sa kanila ay iba-iba yung reason ko kung bakit nag-regret ako. So iilan lang naman siya guys sa mga display ko dito. And ito guys ay ilan sa kanila na mga isinali ko dito sa mga product na pinagsisihan ko nga na na-purchase ko ng maramihan. And yung iba, kahit hindi naman marami yung pinurchase ko, isa pa rin siya sa nag-regret ako. Kasi sila yung mga hindi nag-click dahil sa location. And yun yung karamihan guys, dahil sa location. And yung iba sa kanila, hindi ko na paubos agad dahil masyado akong bumili ng maramihan. Hindi ko muna inassure kung talagang mabebenta ko siya ng mabilisan. So, ayun, mga niregret ko. And may iba din naman guys na hindi ako nagregret dahil binili ko siya. Ang iba, kaya nagregret ako kasi masyadong marami ang nabili ko. Nabibili naman yung iba dito. Kaya nga lang, marami ngayon nabili ko. Siguro kung nagsimula muna ako sa paisa-isang pack, napaubos ko siya. So, kaya may mga natira pa dahil nga, ayun, nadamihan ko siya nabili. Tapos yung iba naman, hindi talaga siya guys nabenta. Merong isa lang yung nabenta, merong hindi talaga. So, ngayon, sisimulan ko guys na ipakita sa inyo para magkaroon ng idea. Pero ito guys, hindi ko to sinishare, hindi ko to sinasabi na pag hindi sa akin nabenta, hindi din mabibenta sa inyo. Bigyan ko lang kayo ng ideas or ng ano, ayun, tips or ideas kung bakit mga hindi ko siya nabenta. Mga reasons. Unang-una guys is yung location. Kapag nag-business tayo, aanhin talaga natin yung location, tapos yung mga target natin na customers. At alamin natin kung ano lang yung mga customers, ano kasi mga customers lang yung mga talaga bumibili sa atin. Mahirap kasi pag umaasa lang tayo sa mga dumadaan lang, kaya doon nagtatagal yung product. And ayun, medyo sad kasi ayun nga yung nangyari sa iba kong mga products. Pero sasabihin ko din yung magiging solution ko mamaya guys, kung paano ko siya magagawan siguro ng way para mabenta ko. So first guys, kung ano na madadampot ko yung unang. O yung pinakaunang binili ko na hanggang ngayon, bukay pa din sila. Hindi ko pa din sila na papaubos. So first, eto guys, ang pinaka noon pang pinurchase ko. Yung mga nakapanood ng mga haul ko, baka naalala nyo to guys. Ayan. So ito na lang naman guys, pero may iba dito na nabasa na lang ng nung nakaraang, yung itong huling bahalang na nag-evacuate kami. Ayun. So ito, may natira pa din, pero sobrang, konti na lang siya, pero sobrang tagal, ubos. Kaya ako nag-regret kasi hanggang ngayon, hindi ako confident na mabibenta ko siya. Mapapaubos ko na siya agad-agad. Kasi guys, yung quality niya is not that good na magugustuhan ng mga bata. Kasi parang hindi siya dumidikit kasi sinubukan ko siya guys sa anak ko. Kasi may maliit niya akong, meron ako 6-year-old, nakasya-kasya pa sa mga kuko niya. Parang ano, hindi siya dumidikit, hindi siya gaano madikit. Pag ididikit mo siya, parang hihipan mo lang matatanggal siya. Kaya, yun siguro hindi siya nag-click sa mga bata. Kahit mga pangbata to. Kaya, hindi na ako ulit bibili nito. Ayan, mga, ano siya, sticker nails. Parang ganito siya yung ginagamit ko sa ako. Pero, syempre, ito, iba. May quality to kasi sa mga ganito. Syempre, mga bata yung ano ko. Kaya, dapat yung mga mura lang din yung ibibenta ko. So, binenta ko siya, guys, ng tigpa 5 pesos. Pero, ewan ko, 5, ay, hindi, 6 pesos ko pala siya una binenta. Tapos, nung nalaman ko na, parang, bagsak yung ano ko nito, yung marketing ko nito. So, ginawa ko siyang 5 pesos. So, ngayon, kahit 5 pesos na siya, hindi ko pa rin siya napaubos. Siguro dahil may mga fake nails ako, mas nagustuhan nila yung mga fake nails. Na yung mga acrylic. So, ito, ang gagawin ko solution nito, siguro ibebenta ko na lang siya ng, or bibigyan ko pa siya ng 1 week. Hindi ko na kasi na-display. Simula nung bumahay, hindi ko na ulit na-display. So, itatry ko siya siguro gawa ng mas magandang spot dito sa store ko. Tapos, pag din 1 week at hindi pa rin siya nabili, ibabagsak ko na ng tuluyan yung presyo para maubos na siya, mapalitan ng mga bago. So, gagawin ko siyang 2 5 pesos siguro. Yan. From 5 pesos, gagawin kong 2 5 pesos. Ano? Kasi sayang naman. So, benta pa din natin siya. Total, nakatubo naman na siguro ako nito. Nabawi ko na. Or kahit mabawi ko lang yung puna niya. Tapos mapalitan ko ng bago. Ayun to, kunti na lang naman. So, yeah, I will try my best. So, ito yung pinaka unang ano na, hindi naman ganun kahirap siguro ibenta pag tinry ko yung best ko kung paano ko siya mamamarket ng maayos. So, yun ang pinaka-first na product ko. So, sunod naman guys, isusunod ko is ito naman. Binili ko to noon, ano pa, last Christmas. Last Christmas pa to. Ilang buwan na, di ba? Meron pa akong natira and may display pa ako doon. Ano to, binili namin ito. Actually,
alam ko talaga na hindi ito mabibenta. Hindi naman ako yung bumili nito eh. Bumili nito yung partner ko. So, ayun, expected ko na hindi ko talaga siya mabibenta. And ako personally, ayoko talagang bilhin ito. And hindi ko na talaga bibilhin siya. And wala talaga akong balak din na bilhin ito. And so, guys, yung mga bata ngayon, hindi na mahilig sa mga ganyan-ganyan. Gusto nila talaga adventure na, may adventure na, yung may bala-bala na. Pero hindi ako nagbibenta ng baril na. Yung bala niya is, ano yung bilog-bilog, kasi delikado yun. Ano lang sa akin, yung ring cap, kasi puputok lang naman yun, hindi naman yung talagang, ano, solid na tatama sa balat. Huwag lang ipututok talaga. Pag ganun lang, puputok. Yung pinaka safe sa lahat, tas yung other gun. Pero, alam ko talaga eh, may instinct ako na hindi siya magbenta. Agad-agad. So, ayun, napakarami nang binili niya, 12 pieces ata. So, meron pa akong display doon. And, eto, may natira pa nga. Ah, bili namin pala nito. Doon to siya guys sa 10-10 na store. And bili namin ito is, ano, 35 isa. And binibenta ko siya ng 60 pesos. So, ang solution ko nito, para mabenta ko na or maupaubos ko na, ibababa ko yung price. Bahala na. Basta yun lang yung naisip kong, ano, ibababa ko na lang. So, hoping na sana may makapansin. Tapos, wala man nila na ganun na yung price na ibibigay ko. Basta from 60, ibababa ko siya ngayon. Ngayon, and then, next, eto guys. Ayan. Diba? Isang box pa. May display pa ako nito doon. Eto, sobrang na-excite ako at nasabik ako sa mga bata. Kasi nung magti-Christmas, last Christmas din nata to? Or, oo, last Christmas din to. Alam ko kasi marami bumibili. Uso kasi ito ng time na yun. So, bumili ako ng isang box. Tapos, na ano ako, baka maubusan ako ng stocks. Kalahati pa lang, pag nagpabili na ulit ako ng isa pang box. So, hindi ko yun sure yung magiging situation kung mabibili ba siya, mauubo siya, kahit ano. Eh, dahil nung Christmas, nagkaroon ako ng best seller na product. Yung baril, guys, na may ring cap. Yun ang napukusan ng mga bata. At hindi sila tumingin sa iba kong mga product. Kaya ang ending, ako dito, ngayon, ang presyo nito, guys, affordable naman siya, pero yung mga bata dito na mamapalima-lima lang, ayun, hindi nila to basta-basta na-afford yung ganitong price. Pero nung Christmas, meron silang pera talaga na pambili. Kaya din namin ako to. Kaya nga lang, yun ang yung problem. Nag-focus sila dun sa isang product lang na baril-barilan na may ring cap. So yun, kaya ayan, na-stock. Meron pa tayo isang box. So ang gagawin ko, hindi ko na maiba. Nanginayang ako ibaba eh. Kasi from 30, ginawa ko na ngang 25. At yung 25 na yun, eh, sobrang liit na lang ng tubo ko. Kung pabawi na lang. Pero kahit hindi naman ito nabubulok eh. And uso pa naman yung Sanrio. Sanrio, Romy, ayun yung Sanrio character. So, hayaan ko lang to and I will stay to the price na 25 pesos. Ang gagawin ko na lang siguro ay bibigyan ko siya ng mas maganda pang spot dito sa area ng displayhan ko. So, baka ganun na lang yung gagawin ko sa solution nito. So, ayun. Kaya hindi ako nakakabasa-basa punta ng ano. Dahil nga yung location ko, guys. Mas maganda kasi talaga pag yung tindahan mo malapit sa school. Ang naging advantage ko lang, guys, kaya may mga bumibili sa akin natin sa akong kompetensya dito sa area ko, dito sa place namin. Doon patatawid pa kami ng school, doon marami doon mga store na may mga panintang ganito, mga accessories, mga laruan. So dito, solo ko kaya, ayun, kahit pa paano pinupuntahan ako ng mga bata. Yun nga lang, limited yung mga budget ng mga bata. Kaya, dapat ako ay hinahinay sa pagbili ng mga items at talagang susuruin at dapat pipiliin. So ayun, may natira pa tayo, diba? Ang bili ko pala nito guys, ay 450, nasa 450, and 30 pieces siya kaya. Hindi natin pwede ibaba na ibaba kasi hindi naman niya nabubulok. So, okay lang. So, isa pa sa mga niregret ko na ipurchase, guys. Ito ay naradong marami yung binili ko. And, kasi nung binili ko ito, sagsagan to ng uso. Sobrang uso nito, guys. Pero, sobrang abilis lang din pala niyang malaos. So, sobrang dami nang nabili ko. So, yun, nung hindi na siya uso, napag-iwanan na siya. Ito siya, guys. Ayan. Uso pa ba ito sa inyo? May mga nagtitinda ba ng ganito? Ayan, guys. Ito, display ko lang ito. May mga bumibili naman, on nung uso pa. Pero nga, mabilis nga siyang nalaos. So, kaya ayun, ang dami ko pang natira. At wala akong choice kundi i-display pa din. And hindi lang ito, guys, ang meron ako. Marami pa akong stocks. Ayan. Kasi nga, uso. So, yung ginawa ko, dinamihan ko siya. Pero ayun, isa siya sa mga nahirapan na talaga akong ibenta ngayon. Pero, ayun, so, solution ko nito, wala naman akong ano. Ganun pa din, bababaan ko, guys, yung price niya para mapaubos ko lang. Kahit konti lang yung tubuin ko para, ano, paubos ko lang talaga siya. Ayan. So, yun.
And then, next na product, ito guys ay pagkain. Ito guys, familiar sa inyo to, or pag may nakita kayong ano, ako nagsasabi, hindi talaga siya magugusto ng mga bata kasi ang gusto ng mga bata matamis. Ito kasi guys, para siyang ano, dark chocolate. Yung dark chocolate, masarap pa eh. Pero iba kasi ito. Kumbaga, hindi na nga siya high-end na chocolate. Tapos commercial yung lasa niya. Mapait-pait siya na hindi siya malinamnam para sa akin. Kaya siguro na beta. Yan, isang box pa oh. Tapos tinanggalan ko lang ito ng iilan. Nilagay ko doon sa clear na container para makita yung laman. So ito po siya isang natira. Yan, oh, almost one box pa. Hindi ko alam kung mabibenta ko pa to. Pero hindi ko siya inalis. Naka-display lang siya. 2026 pa naman yung expiry date niya. Hindi ko alam kung bababa ko yung price. Pero ayun, i-display ko siya hanggang sa dumating yung araw na expiry date niya. 2026 pa expiry date ka, mababenta ko pa naman siguro. So ayun, buti nga lang isang box lang binili ko nito. Hindi ko kasi alam yung ano, yung flavor. Oo, yung lasa, kung masarap siya minsan sa mga binibili ko. Kaya ngayon guys, medyo nagbabawas na akong bumili ng mga ganito. Siguro pag susunod, magbibili ako mga lollipops, o karamihan ganun. Mga toys lang muna ako nag-focus sa mga accessories. Tapos guys, yung next, ito naman. Ito guys, ay binili ko to sa, in-order ko to sa Shopee. Happy ba to or sa Lazada? Fake nails to siya guys. Ang mga fake nails ko ay mabenta nito. Usong-usong fake nails. Kaya lang, ang problema is, parang na-overprice siya para sa mga customer ko. Eh, para sa akin, hindi naman siya overprice. Kasi sa ibang mas mahal pa eh. Kaya nga lang yung location ko, yun lang yung kaya ng mga bata, mga dalagita. Ay, medyo yung may mga dalagita na nakaka-afford. Pero iilan lang, kaya mabagal ko siyang mabenta. Ito yung lesson. Ayan. Ayan siya. Nag-regret ako na umorder ako ng madami, guys. Kasi, sa advertisement ng shop na yun na pinabilhan ko sa Shopee by Norasada, hindi naman siya ganito lahat. May iilan lang. Assorted, random kasi yung pinapadala nila. Ang karamihan na nakita ko sa mga nag-comment doon ng mga customer is mga nakaganito siya. Hindi ko muna ipapakita kasi isa to sa mga kasama dito, guys. Ganito yung box niya, guys. Ganito yung box niya and magaganda yung nails niya. Mga ganito kaiiksi, ayan. Hindi ganito mahaba lahat. Pero may maiiksi naman sila, ayan. Pero hindi ganito yung packaging. And wala pa siyang kasamang pandikit. Kahit ano lang sana, double-sided lang na pandikit. So ang ginawa ko, guys, yung mga ganito siya kasi itsura pala, papakita ko muna. Ayan, magaganda naman yung itsura niya, guys. Maganda naman yung appearance niya. Kaya may mga bumili naman, pero ang dami pa, oh, ang bagal. Kaya hindi ako makabili tuloy ng gusto kong fake nails doon sa Adela's merchandise. Doon talaga may mga gandang nails pala. Kasi bago ko yun na-discovered, nakabili na ako ito. So ayun, ang ginawa ko, yung mga binibenta kong adhesive na extra pandikit, pag naubusan yung mga bata, may mabibili sila sa akin na 5 ko lang binibenta. Inilagay ko siya dito guys, para bawat isa meron. So ang nangyari, hindi ko siya mabenta ng kaya lang ng mga bata. Benta ko siya, mga dalaga o dalagita talaga ang makaka-afford. Nasa 25 guys ito, itong mga mahahaba. Ayan. Yung mga padalagahan kasi dito, guys, gusto nila ang mga ganito. Ayan, mga maiiksi. Mas binibili nila kaysa sa ganito mahahaba. Kasi nahihirapan sila, lalo ng mga dalagita, gusto sila maiiksi. So, iniba ko yung price nito. Ginawa ko siyang 30 pesos. Tapos ito, 25 pesos. Ayan yung mahahaba. So, ang nangyari, nahihirapan silang bilhin kasi una-una siguro sa packaging. Iba kasi siya pag ganito yung itsura. Pag nakaganito, mas classy. Kasi ganito naka-plastic lang na pa ganyan. And isa pa, yung price talaga, hindi ko siya guys magawang babaan dahil meron nga akong itong, oh, ayan o, oh, isinama na, iba din yung puhunan ko nito. Iba yung puhunan ko nito. Iba din yung puhunan ko nito. Ayan. So, hindi ko siya mababaan. Yun yung price na binigay, na nilagay ko sa mga nails na to. So ngayon, ang gagawin ko na lang solution dyan is, bababaan ko yung presyo. Wala akong choice, bababaan ko yung presyo para, iba kasi, interesado yung iba guys. Marami nagtatanong, kaya lang, pag nalaman nila yung price, pupunta sila sa ibang product na mas na mababa. So ang gagawin ko nito, bababaan ko na lang yung price. Hindi naman sa sobrang baba na wala na akong tutubuin. May tutubuin pa rin ako. Mapaubos ko lang kasi gusto kong bumili ng mga fake nails doon sa Adela's merchandise. Sa mga nanonood, alam niyo naman siguro yung binilihan ko ng mga accessories. So, kaya mamimili ako noon. Kagaya nung ano guys, yung fake nails ko ng mga pambata, ayun, ubus na. Yung mabenta. 18 pesos ko siya binibenta, pero ganito na siya guys. Ayan, and maganda na din ang tubuan naman noon. So, pambata, kaya ginawa ko lang siya 18 pesos. Pero okay na din yung aso. And then,
another fake nails na nagregret ako na binili ko pa. Kasi itong fake nails na to, I think, para lang to sa mga customer na dalaga na talaga or mga adults na. Eh, alam ko naman sa sarili ko na yung mga customer ko ay mga bata, pero bumili pa din ako nito. Mas gusto kasi nila yung fake nails guys sa kamay kaysa sa paa. Kasi mga bata, di ba, na mahilig maglaro, ganun. Sa isip ko nila, hindi naman makikita pag sa paa maglagay ng nails, tapos masisira lang, maano lang, kasi mahilig na sila maglaro-laro. So, ito siya, guys. Ayan, fake nails sa toe. And, ayan siya, guys. Ayan. So, konti lang naman siya. Isang box lang yung binili ko. Isang set lang. So, may laman siyang 12 pieces. And, bili ko nito is, 100 plus. Nasa 144 ata. Or more. Basta nasa 100 plus siya ang inyong aso. So, binibenta ko to siya, guys, ng 25 pesos each. Kasi nga, ayun. More than 144 ata yung price nito. So, binibenta ko siya ng 25 each. Ayan. So, pricey pa din siya para sa mga bata. And, ayun nga, mga pangdalaga siya. Wala naman akong customer ng mga dalaga talaga. Pero bumili ako nito. Kasi bago siya dito, makikita ng mga bata, baka magka-interest. Nag-try ako, nagbaka sakali. Pero hindi pa siya nabibentahan kahit isa. Ang gagawin ko, guys, na solution para magbaka sakali na magka-interest yung mga dalagita dito is, kukuha ko ng isa, gagamitin ko siya, and ipapakita ko, iaano ko na lang sa kanila. Kumbaga, i-advertise ko na, ito yung aking fake nails na sa paa, gamit ko, ito yun siya. So, makikita nila, maganda naman pala tingnan sa paa. Ayusin ko maigi yung aking mga nails sa paa para maganda siya tingnan. And, mainganyo yung mga dalagita ko dyan. So, ayun, try ko lang naman, pag hindi nag-work, wala akong magagawa. Hindi naman siya nabubulok, so, continue ko lang display. Pero, yun nga, sure na hindi ko na talaga sila bibilhin. And then, next, guys, ito ay last item na to siya, guys. And sobrang nalungkot ako, guys, sa product na to. Sobrang nalungkot ako kasi ang ganda-ganda ng product na to. And hindi ko in-expect na walang magkaka-interest. Kasi, well, ako din naman ang mali. Kasi alam ko naman dapat, pag pambata, nag-focus ako doon. Nag-try kasi ako ng iba. Medyo malaki kasi ng pinuhunan ko nito. Tapos, iisa pa lang yung nabebenta ko. And natatakot ako na baka dumating yung araw na ma-expired na siya. Hindi pa din. Trinay ko siya sa online. Pero hindi naman siya pinansin. Nag-post ako online. Wala din namang pumansin. Pero popular to na product yan. And na-review ko na to. Naipakita ko na to sa one of my videos. Sa mga nakapanood. Ito siya, guys. Ayan. Lip tints. Ayan. Ang ganda ng lip tints na to, guys. Ito, personally, ginagamit ko talaga siya. Maganda yung product. Maganda yung quality. As in, maganda siya. Wala na akong ibang masabi ko. Hindi maganda. From packaging to its quality. Ayan. Maganda talaga siya na product. Long lasting. Masarap yung lasa pag natikman mo siya. Kaya lang, paano man malalaman ng mga ano kung hindi nila susubukan. Unang-una, namamahalan sila, which is hindi naman talaga siya mahal. Kasi yung mga ganito guys, binibenta talaga to is 100, pinakamababa. Or 80 pataas. So ako, alam ko, walang bibili nito dito ng ganong price. So ang ginawa ko guys, ayan. Binenta ko siya guys ng 65. Kahit maliit lang yung aking tutubuin. Pero hindi, okay na din naman. Binili ko to siya guys ng isang package yung binili ko nito. Meron siyang free na pouch. Pero yung pouch niya, hindi umabot kung ilang pieces to. Nasa, 69 pieces lahat, guys. Diba, napakadami. Pero isa pa lang yung nabibenta ko. Pero yung 9 pieces doon is tester. Yun, free tester. Tapos, may free siya na pouch na. 30 pieces lang. Pero yung ibibenta talaga is 60 pieces. So, 30 pieces lang yung pa-free pouch nila. Para yun siguro pag i-online, i-online selling mo siya. So, ayun nga, nag-try ako ng online. Pero hindi din siya nag-click. And then, ang binili ko, diba, guys, isang package yung binili ko. So, 69 pieces ngayon laman. And bili ko, guys, is 1,999. So, round-off natin. So, gawin na natin 2,000 sarado. Kasi piso na lang para mag 2,000. So, yun yung ipinuhunan ko. Sumugal talaga ako. Kahit may na ako nun, meron na akong tutob nun na parang 50-50 ako dito. Pero gusto ko kasi yung product. Kaya ayun, tinry ko talaga siya. So, ayun, isa pa lang ang nabibenta ko hanggang ngayon. Ilang buwan na to. Sobrang nagregret ako. Dapat hindi na lang ito yung binili ko. Bumili lang ako pang personal na para sa akin. Dapat ang binili ko is yung maliliit. Maraming naghanap guys ng lip tint. Pag nakita nila ito, agad sila, ay may lip tint, maghanap yung lip tint. Mga daladalagita. Kaya lang, paglalaman nila yung price, na-off sila. Sabi ko, bakit ang baba na ng price ko, 65? Kasi yung pera nila hanggang yung pinakamalaki, 20 pesos to 30 pesos. So dapat pala yung mga binabenta kong lip tint, nasa 30 pesos isa, mga ganun lang kababa. Meron ako nakita nun sa shop, maliban ito, na mga nagre-rebrand sila, pwede kang mag-rebranding.
at super mura na yung maliliit lang, dapat yun lang pala ang pinurchase ko. Nagpasiguro kasi ako guys sa quality and sa safety. Kasi alam ko, mga gumagamit ng customer, may mga bata, gusto ko safe sila. Kaya nagpasiguro ako ng mas magandang klase. Ayun naman pala, yung presyo, doon naman ako magkakaproblema sa prices. Kasi hindi nila afford. Kaya ayun, hindi ako nabentahan. Ayun yung ending. So, wala akong magagawa kundi tanggapin. Ang solution na naiisip ko nito guys is, hindi ko bababaan ko ng price ha. Well, continue ko pa din siya. Continue ko pa din siya i-display. Well, uwi kami sa province. Doon sa province namin sa summer. Kasi taga-summer talaga ako. And doon ako maraming kakilala, maraming ka-close na pwede kong pagbentahan ito. Magdadala ko ng 30 pieces, edit ko siya, ibibenta ko siya 100 isa. Please kasi doon guys, may mga kakilala ako. Mahilig sa ganito yung mga kakilala kong mga mamis na din, na mga kagaya ko. Ayan, kahit 100 pa bibili yan sila. So yun na naisip ko para ma-dispose ko lang by next year ako uwi ng province. Kasi dito guys, yung asawa ko lang taga dito and sa madaling salita, dayo ako dito. So wala akong ka-close sa mga kapitbahay ko. May mga kakilala ko pero nahihiya ako na mag-offer dahil hindi ko naman sila close and hindi kasi ako lumalabas. Taong bahay ako, andito lang ako sa bahay, umiiwas ko sa mga chismis. Kaya dito lang ako sa bahay. Ayun. So wala talagang chance na mailako dito sa mga mamis dito sa labas. Kasi pwede dito sa mga mamis, sa mga dalaga, sa mga kids kasi safe na safe naman to dahil food grade, may ano siya, may ingredient siya na ano, food grade kasi food grade colorant siya. So ayun. So, yun yung ilan sa mga products na na-regret kong pinurchase ko. And hindi ko na siya bibilhin sa mga susunod kong pag-purchase. So, sana na kuha kayo ng leksyon. Alam ko, ilan sa inyo mayroon ding mga products na na-regret nyo na bilhin na hindi na nabenta. So, gawa lang tayo guys sa mga solution siguro para mabenta pa rin natin. And, ang good thing naman sa mga to, ito lang kasi may expiration date, pati yung lip tints. Dito the rest is, ang good thing, hindi naman sila nabubulo. So, kasi ang problema lang doon is mahirap po silang palitan ng bago kasi nag-i-exist pa nga sila. So, kailangan ko talaga silang mapaubos para mapalitan ko sila ng bago. So, yun guys, yung lahat ang aking mga pinagsisihan na products na pinurchase ko. And hindi ko na siya uulitin ulit. And matututo na talaga ako. Magiging mautak na ako at magiging mapagmatsyag sa aking mga customer. Kapag nagbi-business ka pala, kailangan mo laging isipin yung location, kung sino yung mga customers mo, kung ano yung edad ng mga customers na madalas bumibili sa'yo. So, hindi basta dahil gusto mo lang itong product na to, dahil type mo, bili ka lang. Kailangan talaga, alamin mo kung ano yung gusto ng mga customers mo. Kilalanin mo yung mga customers, lalo na yung mga suki mo na customers na lagi bumibili. So, ayun, para mabilis na benta yung mga paninda mo. So, yun guys, thank you so much guys sa pag-watch ng vlog na to. E, sana meron kayo natutunan. And, abangan nyo guys ang mga susunod pang mga videos and sana magkaroon ako ng maraming content para lagi ako may upload. Ang hirap din kasi mag-isip ng content. Pero yun, thank you so much guys sa mga nanood and see you on the next video.